Hello mga pagila, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, we are now heading to Malaysia, to Kuala Lumpur. Bali, itong video na to is we will show you on how to cross a country from Singapore going to Malaysia. So we book a bus, so easy book application lang siya. We got the ticket for 25 Singaporean dollars. And ayan, dito kami ngayon sa may pickup station. Dito sa may Lavender MRT Exit B. Sa labas ng may McDonald's dyan. So dito lang siya. So ayan, hinihintay namin siya. So 2:30 na, yung bus is 2:45 daw. So we confirmed at tumawag kami na basta hintay i-book siya sa online tapos hintayin lang dito siya sa station. Okay? So papakita namin later kung paano yung na-book namin na bus and of course kung paano yung mag-exit dito from Singapore going to Malaysia. Okay? So see you. That's 5 hours. So mahaba-habang biyahe 'yon. See you in Kuala Lumpur. Sa bus. So, papunta na tayo sa may border, sa immigration. So, mag-exit tayo ng Singapore and then mag-enter naman tayo ng Malaysia. So, we are crossing the border of Singapore and Malaysia. So, ayan, nandito na kami sa bus. Pero hindi ito yung bus na in-expect ko, na binook ko. So, yung binook ko is, alam ko yung parang medyo social yung para silang couch or yung massage chair. Pero ayun, parang normal lang siya na bus sa atin sa Pinas. Ganun lang siya. Pero okay na kasi 25 dollars lang. Kasi yung iba may 35, may 30, 40, ganyan. So, ayan. Check, ipapakita ko later kung makapag-video ako sa may immigration. Kasi bawal yun. Kahit sa Pinas naman bawal yung mag-video eh. So, itong bus na to is ma-take siya ng 5 hours hanggang doon sa may Kuala Lumpur na tayo. Okay, see you there! So, now this is the immigration. This bus? So ayan mga pagila, nakalagpas na tayo ng exit ng Singapore. Diyan dito sa may Tuas checkpoint. So ayan, ganun lang ka-smooth. So automatic na 'yung automated na, wala nang immigration officer pa 'yung kakabahan pa tayo ng interview. Ilalagay mo lang 'yung passport mo and then thumb mark. Tapos 'yun na, tapos na. Tapos exit ka na. Sakay ka na doon sa bus na talagang maghahatid sa iyo sa Kuala Lumpur. So meron pang isa niyan sa mismong Malaysia na yan, sa may Johor Bahru. So bababa tayo ulit
and then pupunta ng immigration. Kung automated sila, ganun din ulit, tignan natin. Or kung meron physical na immigration officer na magtatatak sa passport natin. Pero ayun, mas easy na yung ganun, wala nang kinakabahan, di ba? Automated na agad-agad. Ako, for me, mas gusto ko yun, mabilisan. Yung wala nang interview. Okay, so nandito na kami. Binabaybay na namin yung ano, bridge going to Johor Bahru. So ilang minutes lang nandun na tayo. Okay? So ayan mga pagila, bali nakapasok na talaga tayo ng Malaysia. So touchdown na tayo. Ayun. So ako medyo may tinanong-tanong sa akin yung immigration officer kasi medyo yun nga minsan may language barrier. So ang pagkakaintindi ko, ang sabi kasi niya if I stay sa Singapore. Sabi ko naman oo. O ngayon, parang hinahanapan ako ng like resident card or identification na nag-i-stay ako sa Singapore. Tapos nagtanong, doon ko palang nag-gets na kasi sabi niya, are you working in Singapore? Oh no, sabi kong ganyan. Tapos just for vacation, sabi ko. So doon ko lang napagtanto na ang tinatanong pala niya if para nag-work ako doon or hindi. Tapos sabi ko, only for vacation, and then sabi ko, we will go back in Manila on the 31, sabi kong ganyan. Tapos, ayun, nag-follow up pa siya kung saan ako tutuloy dito sa Kuala Lumpur. And I show him the booking, the hotel booking kung saan kayo mag-stay. So far, ayun, naging okay na. Tapos tatak na, tapos ng x-ray para sa mga bagahe. So ayun pala, pag dito na sa Malaysia, kukunin mo yung mga bagahe mo sa bus, daan ng immigration, tapos daan ng x-ray machine, tapos yun, sakay ng bus ulit. So ayan, mahaba-haba na yung ano to, mahaba-habang biyahe. So kita-kita na tayo yan sa Kuala Lumpur. See you there! Yes, Pagila, and we're back. Ayan, nandito na kami sa Kuala Lumpur after 5-6 hours actually. Parang matagal siya doon sa ETA na sinabi nila na 5 hours lang. So we are now here sa Berjaya Times Square. So dito yung baba ng bus na nabook namin. Pero dun sa easybook.com na app, you have your option kung saan ka, saan mo gustong sumakay, tsaka kung saan mo gustong bumaba. May mga drop-off and pick-up location naman na available doon and time na applicable sa'yo. Ayun. So, ganito na lang yung video na to. Sana nakatulong po yung video namin. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye!